Like to meet my new best friend, my BFF. Sino? Ah. And my business partner in life. Hindi na ako pwedeng ano-ano eh. Kasama ko na si Gog. Hello guys! From Batangas ay pupunta naman tayo sa Jensen! Yes! Opo! First time ko makakapunta ng Jensen. Medyo malayo-layo rin ho are. At dahil kasama ho natin si Governor Chabit Singson, eh safe na safe ho tayo ngayon. Kasarap ng maraming pera, ah! Kahit mamigay ng mamigay naman. Kaswerte ko nga naman, ano? Tingnan nyo naman kung gaano katataas na tao ang mga nakakasama ko. Abay, tingnan nyo naman, nakakasakay pa ako sa kanilang private airplane. Ayan, Bob, thank you po. Diyos ko, na-experience namin sumakay sa inyong napakagandang sasakyan. First time mo ba nakapag-drive? Yeah. Pamamagitan lang ni Bob. Yeah! Thank you, Bob. Hi, Christian. Kuya, ayusin niya pag-drive sa akin, ha? Ayaw, ayusin niya pag-drive sa akin. Dahil ginawa ninyo ang inyong mga trabaho ng maayos, kaya naman may patip kayo kay Madam Sarah. Kaya wag nyo akong inaano-ano ha, dahil pwede ko kayong ipatumba. Charot! Mahal na kita, sir. Ayaw ko na po. Ayan, siya po yung nag-saan nagpantay. Ako yung platinum. Ayan, nagsisimula na natin ang vlog dahil ipapasyal ko kayo sa bahay ni Madam Sarah. Sabi sa akin ni Madam Sarah, under processing pa daw ito. Under processing? Oo, dahil marami pang tambak, hindi pa maayos. Kaya pagbalik ko ulit din eh, sigurado po ako na magandang maganda na aring. Alam ninyo, pareho pala kami ni Madam Sarah. Mahilig kami sa mga ancestral house at saka mga antique. Ang pinagkaiba lang namin, siya mapera, ako wala. Wala akong pambili ng mga gamit na antique. Ay, ang sarap makakita ng mga garning gamit. Naalaala ko, are, ang tabag ho din ay paragos. At are ho ay hinihila ng kalabaw o di kaya ay baka. Pero nung bata ho ako, ako ang humihila din eh. Tama yun! Lahat ho ng mga lumang gamit ay makikita nyo din eh. Mga lumang telepono, lumang santo, lumang kaldero, lumang piano, lumang pinggan, lumang baol. Kaya nung magpunta ako din eh, nagmukha na rin akong lumang tao. Hala, ano yun? Ang tawag namin din sa tapat nari ay banggirahan. Dine yung mga hugasan ng pinggan noong unang panahon. Yeah, ano yun? Parang taong nakahiga. Oh, wag na kayo matakot. Santo pala iyon na nakahiga. Ang dami nilang mga lumang santo. Sa aming bahay, meron din mga lumang gamit, mga lumang upuan ng aking lola. At yun ho ay tinatago ko. Pinipreserve ko ho talaga iyon, gawa ng pagkatibay. At saka may sentimental value ho sa amin iyon. At tumako naman ho tayo sa mga alagang hayop ni Madam Sarah.
Inam ko po, sadya naman ako ay sasamaan ng pakilasa. Dahil ang presyo pala ng mga loro at mga parot na iyan ay milyon! Inam ko po yung umaga ay kaiingay ng mga lorong iyan. Pero mas maigi na iyan ang marinig mo, yung mga lorong iyan. Kesa ang marinig mo ay mga boses na mga kapitbahay mong nag-aaway-away dahil nag-aagawan sa lupa. Kuya, nakakagulat ka naman. Akala ko naman yan ang pugad. Diyos na mahabagay. Ang kaya ko lang alagaan sa ngayon ay mga asos pusa muna. Bulti pa mga ibong are at nakakapag-vitamin. Samantala ako nung bata, hindi ko naranasan iyon. Sari manok nga yan. Pag may kasamang inahin. Ang sarap maging mayaman, ano? Kahit ano, pwede mong bilhin. Ay sa ngayon, ang kaya ko lang bilhin ay mga sisiw na makukulay sa pistahan. Mabait yan. Ay, dalawa sila? Try mong magpahagat at magpalapajek. Sigurado hindi yan mabait. Bibigyan mo ng ilaw na manok kasi go ng malansa niya. Ano ng mga ugat niya ng tao kasi dugo ang dugo. Kailangan iluto mo talaga. Pag natuto sila. Ay, iba na raw. Pero ang mahal ng mga ganun. Nasabihin niyo sa nila. Kay madama ko. Hindi ka ito galing sa ito. Dino niyo niya. Kaliit mo sa ito. Sigur ang dami halin. Ay, sigur. Sino mas mamana? Si Madam Sara po at Governor Chavez Pinzon ay magkaibigan at nabanggit niya na isa daw sa mga pampaswerte sa buhay ay mag-alaga ng hayop. Ay tinamaan kayo ng magaling, ay ako nga ay walang makain. Mag-aalaga pa ng mga ganyan. Aba, at talaga naman si Madam Sara ay nagpagawa pala ng simbahan. At ang balita ko ay i-open naman niya daw ito sa lahat. Last year pa ho ang bidyong ari, kaya siguro pagbalik namin din eh, baka bonggang-bongga na ito. Excited na kami makabalik sa Jensen. Madam Sara, baka naman! Anong hayop to? Ah, pero hindi siya na nangangaray. Oo, yan. Oo, oo. Ang cute ganun. Makatuwa. Marang tao. Oo, oo. Huwag ka dyan, Ron. Buti hindi siya nangangaway. Buti hindi siya inaaway. Hindi. Oo, oo, oo. Marang tao. Oo. Yung mga kilala niya, hindi niya inaano. Oo. Ang cute. Yan, pagkain nila namin. Ang gusto kang mag-alaga ng unggol. Oo, oo. Tignan mo, oo, oo. Iba nga variety yung monkey. Dapat na yan ako sa DNR. Ah, nag-ano na din na dito. Oo, kasi... Registered ito. Oo, hindi ka pwedeng basta mag-alaga. Hindi, siya kasi gusto niya raw mag-alaga. Dapat may ano ka sa DM. Nagpunta lang din na dito. Registered sa lahat yun. Pati-pati na ito. Pati-pati na ito. Basta-basta yung tiger na yun. Hindi na pwede. Alam nyo, hindi pa yata ako nakakarating ng Manila Zoo. Pero parang pili ko, dinaig na yata ni Madam ang Manila Zoo. Parang mas madami pa yata ang mga alaga niyang hayop eh. Mamang kay Lupit! Ang puso mo'y dinanabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang tipit na iiyak. Dini naman sa tapat na area, ang mga nakalagay naman dini ay may mga paru-paro at may ilang ibon. Parang hawla na din are, malaking hawla. Kaya malaya pa rin ho silang nakakalipad. Bigla kong naalaala yung kwento ng isang parot na kapag kahinila mo ang kanyang kaliwang paa ay kakanta ng aleluya. At kapag hinila mo naman ang kanyang kanang paa ay tutula naman ito. Aba, may isang bata na hinila ang kaliwang paa at kumanta naman ang parot. Sabi niya, abay, tuwang-tuwa naman ang bata at kagaling daw. Kaya naman hinila naman niya ang kanang paa at tumula naman ang parot. Sabi ng parot, ako'y tutula, mahabang-mahaba. Ako
Ay, oo po. Aba, talaga naman, ang bata'y tuwang-tuwa. Kagaling daw. Sa sobrang pilyo ng bata, naisipan niyang pagsabayang hilahin ang kanan at kaliwang paan ng parot. Dahil iniisip niya, ano kaya ang mangyayari? Pagkahila niya sa paa, sabi ng parot, kaya naman pala ang yaman ni Madam Sara. Kaya pinagpapala ng Panginoon. Dahil napakabait. Tingnan nyo naman. Sineshare niya ang kanyang mga blessings. Ay, mama ni Mai. Hay nako, basta tayo ay huwag mawawala ng pag-asa na darating din ang araw na tayo ay yayaman din. Eh kung hindi naman yumaman, eh paano gagawin? Eh di gayon na nga lang, magpasalamat na lang tayo sa Diyos na tayo ay malalakas at walang sakit. Sabi nga, Katie, ang mahalaga, tayo ay nakakakain 3 times a day. Parang yun ang Sara. Super generous. Iha-household ko naman ho kayo sa bahay ng anak ni Madam Sara. Kung ang bahay ni Madam Sara ay antique, ari naman ay napaka-modern. Hindi ko alam kung anong tawag sa gardening bahay. Basta napaka-artistic, napaka-arte, napaka-ganda. Wala akong masabi. Thank you po, ma'am, sir, sa pag-allow niyo po sa akin na ma-vlog ang bahay ninyo. Dahil sobrang ganda naman po. Grabe. Ang galing nilang mag-decorate. Napaka-artistic talaga. Ang maganda sa bahay na ari, kahit maraming gamit, kahit maraming decoration, ay hindi magulo. Well-organized lahat. Kaya ang ganda sa mata. Nakakatakot nga lang ang gumalaw din eh, dahil baka ako'y makabasak. Dahil parang presyo na yata ng buhay ko ang presyo ng mga kagamitan nila. Pwedeng mainggit ha, pero dapat ma-inspired. Ito naman ay bahay pa rin ng isang anak ni Madam Sara at napakasimple naman ang kanyang bahay. Kung gaano karami ang decoration kanina, ito naman ay very minimal lamang ang kanyang mga gamit. Pero wag ka, meron siyang boxing glove, short, at damit ni Manny Pacquiao. Meron din silang coil fish, pero alam nyo, hindi daw nila ito pinagbebenta. And that's for all. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pag-tour natin dito sa Jensen. Sana na-inspire ko din po kayo. At sana, let's claim it, magiging ganito din po ang buhay natin. In Jesus' name, Amen!